Pinatutukoy ng mga abogado ng SMNI sa National Telecommunications Commission o NTC ang maumanoy eksaktong paglabag ng network dahilan para suspindihin ng 30 araw ang operasyon nito sa radio at free TV. Naghain din ang SMNI ng motion for reconsideration kaugnay naman sa suspension ng MTRCB sa dalawang programa nito. Narito ang balita ni Jason Rubrico live. Jason. Magandang gabi, naghain nga ang mga abogado ng SMNI ng magkakaibang motion laban sa magkakahiwalay na suspensyon na ipinataw sa network mula sa NTC at MTRCB. Tumungo sa tanggapan ng National Telecommunications Commission o NTC at Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB nitong Webes ng umaga. Ito ay para maghain ng mamusyon laban sa magkakahiwalay na suspensyon na ipinataw ng NTC at MTRCB. Pinatutukoy ng mga abogado ng SMNI sa NTC ang mga umano'y eksaktong paglabag ng network dahilan para ito ay patawan ng 30-day suspension sa radio at free TV. Partikular sa inihain ng network ang motion for bill of particulars para malaman mula sa NTC ang grounds ng suspension. As we're asking the NTC to explain ano yung mga violation para masagot namin. Sa tanong kung pinapahulaan ng NTC sa SMNI ang umano'y nasilip na mga paglabag, pabirong sagot ni Atty. Rolex Suplico na dudulog sila sa manghuhula para malaman ang sagot. So, ano bang kasalanan namin? Itanong ba namin kay Madam Auring ito o kay bago na ngayon, no? Hans Kua? Kasi hindi namin alam eh. Nilinaw naman ng mga abogado na iba ang bagong petisyon sa naunang inihain na petition for inhibition laban sa tatlong opisyal ng NTC. Isang motion for reconsideration naman ang inihain ng SMNI kaugnay sa suspensyon sa dalawang programa nito na Laban Kasama ang Bayan at Gikan sa Masa para sa Masa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang argument natin, number one, freedom of press, freedom of expression, and public issues. We have the right to be informed of the nature and cause of the accusation. Kung hindi sila makapresenta ng clear and present danger rule as a basis for their ruling, the presumption will prevail. And that presumption is the ruling of the MTRCB are presumed unconstitutional. Ang epekto ng motion for reconsideration, hindi yan final and executory yung suspension ng MTRCB. Matatandaan na sinuspindi ng MTRCB ang dalawang programa nito epektibo noong 18 ng Disyembre ng 2023. Una nang naghain ng motion for reconsideration ang network pero nitong January 4 ay muling nagpataw ng dagdag na 14 na suspension ang MTRCB sa nasabing dalawang programa ng SMNI. Sakaling ibasura ng MTRCB ang motion ng network, aapela ang mga abogado sa Office of the President. Sa isang pahayag, sinabi naman ng MTRCB na masusi nilang susuriin ang motion for reconsideration ng network alinsunod sa mandato nito. Kaugnay nito, sinabi ni dating Pangulong Duterte na nais niyang makausap si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa kinakaharap ngayon ng SMNI. Aniya, dahil sa suspensyon sa network, nadali rin ang kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Giit ng dating Pangulo, hindi siya pinakiusapan ni Pastor Apollo Quiboloy ukol rito pero nais niyang tulungan ito dahil apektado rin aniya ang kanyang programa na Gikan sa Masa para sa Masa. Kasi nadali yung aking Gikan sa Masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin. I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganun. Tapos, para sa I'm concerned, I have not crucified him. Not even criticize him severely. Maybe commented on the directions that government is proceeding. Samantala, ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, bukas ang Malacanang para sa nais ni Duterte na pakikipagdialogo sa Pangulo. May patutsada naman ang mga abogado ng SMNI laban sa mga nasa likod ng pagpapasuspindi ng mga nasabing programa at sa operasyon ng network. Simple lang sinasabi namin dito, huwag kayo balat sibuyas. Huwag kayo maging balat sibuyas. Yun lang sinasabi natin dito. Bago samantala, naglabas naman ng pahayag ang National Telecommunications Commission ngayong hapon
regarding nga dito sa inihahain na motion ng SMNI laban sa suspension order ng NTC. Ayon sa NTC, pag-aaralan din nila ang motion na inihahain ng SMNI kabilang narito ang pagpapa-inhibit sa tatlong opisyal ng nasabing ahensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa'yo, Franco. Maraming salamat, Jason Robrico, sa detalye ng iyong balita.